I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip. Magandang araw mga kabonsai. Welcome bang muli sa channel ko, P1 Bonsai Journey. Ngayon sa video ito, bigyan ko lang kayo ng update sa punong ito. May mga video na ito dati, ilagay ko lang sa description box ko yung link nito. Ilang beses na akong nakapag-cut back nito, kaya lang hindi ko na na-update sa inyo. Hindi ko na kuna ng video kasi busy ako. So wala akong time gumawa ng video, kaya yung sa mga nagre-request na mga update na mga tugas ko, ito na sila ngayon. Gawan ko na sila na update kasi may time na akong gumawa ng video. Yung ibang mga tugas ko ay medyo napabayaan ko na, kaya yung isang tugas ko na medium noon, ngayon babaguhin natin para maging large na siya. Tignan natin. Ito dati yung sa last na video natin. Maliit pa ito. Ayun, tingnan nyo. Ito, lumaki na siya. Ito, nakapag-cutback na ako dito. Ito, yung wire dito, napabayaan ko kaya kinain. So, naging ganyan ang resulta. Ang plano ko kasi dito, maging sinikaske dito. Dito. Bali, yung pinaka ipix ng cascading branch natin ay dito banda. So, pero ngayon, hindi ko pa yan pinotol kasi pinapalaki ko pa. Ito. Pero malapit na. Tingnan mo. Yung laki niya dito at saka dito, halos magkapareho na. So, malapit ko na itong i-cut back. Dito, update rin para ito sa ginawa kong video noon na how to correct the reverse taper of tugas. Ito yung nilagyan natin ng wire. So, ngayon, hindi pa siya na-correct kasi di pa kinain ang tugas natin itong wire. At saka dito rin, hindi pa. Pero yung isa, ipakita ko para makita nyo yung isa na update. Ito yung isa noon. Yung sa last natin na video, dito, maliit ito dito. At dito, dito. Saka dito, malaki siya. Ngayon, nag-cutback na ako dito. Tingnan nyo, dito. Nung sa last natin video, hanggang dito ito siya. Dito. So, lumaki na dito. So, na-correct na natin yung reverse taper niya. Ito nga yung wire. Yan. Yan yung kinain na wire. Kaya na-correct na natin. Ito, di pa kinain. Kapag kinain ito dito, lalaki na dito banda. Ganyan ko kinakorek yung mga reverse taper ng tugas ko. So ngayon, yung reverse taper niya dito, wala na. At saka nag-improve na yung taper rin kasi nag-cutback na ako dito. Ang plano ko kasi noon, ito gawin kong sanga. Kaya lang, sumobra ang laki nito kasi napabayaan ko. Mga ilang buwan din or taon siguro bago ko na pagtunan ng pansin ito. Kaya nag-cutback ako dito. So, nung nag-cutback ako dyan, gumanda na yung galaw ng ating puno. Tingnan nyo. At saka yung tipirin niya, nag-improve na. Kaya lang, need natin itong palakihin ng konti. Kasi tingnan nyo, dito, sobrang laki niya. At saka pagdating dyan, lumuit siya masyado. Ito, palakihin natin ito ng kalahati nito. Para maganda siyang tingnan. Gawan ko ito ng update. Hindi ko muna ipakita yung kabuuang puno nito. Gawan ko rin ito ng update. Baka sa sunod natin na video. So, balik muna tayo doon sa isa.
para maipakita ko kung ano ang mga ginawa ko doon sa puno natin yun. Sa last ko na video nito, yung mga sanga nito ay mga maliliit. Kung mapanood nyo yung last ko na video dito, makikita nyo yung pagkakaiba nila noon at saka ngayon. Ayan. May mga kinatbak ako dito. Kaya lang hindi ko na nagawa ng video kasi busy ako. So, kinatbak na lang sila at saka yung ibang mga sanga away na ulit. Ngayon, may time na tayong tumawalit yung video kaya bigyan ko kayo ng mga updates sa mga tulos. May mga nag-request kasi na gawan ko daw ng update yung mga tulos. So, ito na ngayon. Yung sa last ko na-upload, yung isa kong tugas. Ito ngayon, yung pangalawa. Kung mapapansin nyo na di pa ako nag-focus sa kanapin natin. Ayan, tingnan nyo. Di pa ako nag-focus sa kanapin natin kasi naka-focus pa ako sa paggawa ng ating mga sanga. Ayan ang ma-i-advise ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan na huwag muna tayo mag-focus sa kanopin natin, yung mga pads natin. Huwag muna tayo mag-focus hanggang yung puno natin ay under training pa. Mag-focus muna tayo, una, dito sa tank niya. Ayan. Pakita ko rin ang itsura nito nung material pa. Yan. So ngayon, tingnan nyo. Noong binili ko ito, maliit na maliit ito. At saka ito, mga maliit yan. Pero ngayon, papansin nyo na medyo solid na. So ito na lang mga sangang ito. Yan. Anid nating palakihin. At saka ito. Kakawar ko lang nito. Ito. So nag-cutback na ako dito. Kaya lang, dito mubo dito. Namatay kasi na silungan ito ng Argao Taiwan natin. Dito nag-cutback na ako. Ayan, nag-cutback na ako diyan. Ito rin nag-cutback na ako. Ang gagawin ko ngayon sa puno natin, kalakihin ko pa ng konti ito. Kalakihin ko pa ng konti para kapag tiningnan mo dito sa pinakailalim ng plant natin. Yan, malaki siya. Kaya lang dito, biglang lumait masyado. Kaya, need natin palakihin ng konti. Konti na lang para magandang tingnan. Mula dito, malaki siya, lumait hanggang lumait. Kapag malaki na ito, mag-cutback ako dito ulit. Dito or baka dito. Yan. Dito ako mag-attack. Ito yung gawin kong new leader. Pagpatubo ako dito, papunta dito sa taas. Para sa apex natin, ito gawin ko na lang itong sanga. Kapag na-i-transfer ko ito sa pot natin, iangat ko na ito. Yung base niya dito sa ilalim ay makita natin. Kasi ngayon yung soil niya ay hanggang dito pa. Pero kapag daiangat natin ito, makikita natin yung base niya. Dito sa pinaka cascading branch niya, palakihin ko pa ito ng konti. Di muna ako magputol dyan. Palakihin ko muna dyan. Dito kasi, tingnan nyo yung mga sanga natin. Mga malalaki. Di na to matawag na sanga. Matawag na natin itong trunk. Ito, matawag natin itong trunk. Kaya, maglagay tayo dito ng isang apex. Yung pinakamin apex niya ay dito natin ilagay. Dito. At saka ito, dahil trunk na rin ito, maglagay din tayo ng apex dito. Dito. Ito, yung sanga niya, at saka dito.
silipin din natin mamaya sa likod. Malapit na ito. Malapit akong mag-focus sa kanapin ito. Ito na lang. So, ito. Dito sa ilalim, okay na mga sarang ito. Yan. Okay na yan. Yan. Okay na rin yan. Ito. Okay na rin ito. Silipin natin sa may likod. Ito yung likod. Hindi lang masyadong makita kasi may mga dahon. Ito yung may kaskiling na sangay. Ito yung stock branch. Nakawild pa rin ito. Yan, nakawild pa rin ito. Lahat ng mga material dito ay nakawild pa. Eh, mas maganda kapag under thinning ka ang ating puno ay may area tayo na doon natin ipawild para di siya maihalo sa mga bonsai natin na sumibuon na at saka. Pero ako wala akong masyadong area kaya halo-halo na sila. Yung sumibuo at saka yung under twinning. Agawan din natin ang close-up shot yung sa harap. Ito yung harap. Ito yung pinaka-skating niya na sa ito yung trunk niya. Yan yung back branch niya. Kaliit at sana yung side branch kaya lang naging trunk na rin. Na lang muna ang update natin. After 6 months or 1 year, gawan ko na rin ito ng panibagong update para mas subaybayan nyo ang journey nito. So kung nagustuhan nyo ang video nito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matuto mag-unsay para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para ano notify kayo sa susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.